I am very private person and is very apprehensive about transacting online. Ano yung sabi ng apprehensive? Nangangamba, apprehensive, no? Yung pala ibig sabihin nun. Nangangamba siya makipag-transact online. And mahihiyain din siya, even shy to show myself on pictures and or videos. Will this affect my goal to set up the online business and be successful with it? Ayan. So, sino sa inyo yung kagaya ni Vanessa na medyo mahihiyain? Medyo shy type? At maraming pangamba? Meron ba? So, paano ako magiging successful kung ikaw ay mahihiyain? So, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako din po mahihiyain ako, no? Kung babalikan mo yung mga pinakaunang video ko sa YouTube, makikita mo doon na sobrang halatado na napakamahiyain ko at hindi pa ako ganun ka-okay magsalita sa harap ng camera. Kasi napakamahiyain ko po, no? And ang unang kailangan mong ma-realize ay hindi dapat maging hadlang yung pagiging mahiyain mo. Okay? Huwag mo hayaan maging hadlang yon. Kung gusto mo talaga maging successful, unang-unang kailangan natin ma-address ay yung personal ano na yon, personal internal issue na iyon. Okay? Kailangan ma-address natin yon. Unang question na pwede mong tanungin sa sarili mo ay bakit ka ba nahihiya? Ano ba yung reason bakit ka nahihiya? Dalawa lang yan. Bakit ka mahihiya? Unang-una, it's idle na may gagawin kang kalokohan. Mahihiya ka lang kapag may gagawin kang kalokohan, di ba? Pag may gagawin kang hindi maganda. So, ang question ko sa'yo, meron ka bang gagawin kalokohan? Meron ka bang gagawin na hindi maganda? Sige nga. Kung wala naman, hindi mo dapat alalahanin yung aspect na yon. Pangalawang question na kailangan mong tanungin. Pangalawang reason is either nangangamba ka sa magiging feedback or nangangamba ka sa kung anong sasabihin ng iba. Yan. Ayaw mong ipakita yung mukha mo, yung picture mo, ayaw mong umarap sa video kasi ang unang pumapasok sa isipan mo, naku, baka magkamali ako, baka pagtawanan nila ako. Naku, baka kung ano sabihin nila pag nakita nila yung mukha ko, yung video ko, yung pag narinig nila yung boses ko. Kumbaga, ang number one concern mo, yung sasabihin ng iba. Ang isa sa mga ma-advise ko sa'yo, Vanessa, ay kung talagang gusto mong maging successful at kung malinis naman yung intention mo. No? Ano may intention natin sa business? Sige nga. Di ba, intention mo dapat ay makatulong sa ibang tao, makapaglingkod. Para sa akin, business is about serving people. Kapag hindi servisyo para sa ibang tao, yung business mo, wala rin naman bibili. Di ba? So, kapag hindi mo nakikita na yung business mo is ay servisyo para tumulong sa ibang tao, talaga mahihiya ka. Ito tanong ko sa'yo, kung alam mong kaya mong makatulong sa ibang tao, mahihiya ka ba? Sige nga, mag-comment nga kayo dyan. Kung alam mo na yung product na binibenta mo ay makakatulong sa ibang tao na masolve yung problem nila, makuha yung mga desire nila, mahihiya ka ba? Sige nga. Yan. So, dapat maging clear sa'yo, ano ba yung business mo? Sino ba yung mga taong matutulungan yan? Kailangan maging clear sa'yo yun. Kasi kapag hindi mo ganun nakikita, yung business mo talagang iiral yung mahihiya ka. Okay? Pangalawa, kailangan matanggal sa sarili natin yung pangamba sa kung ano yung sasabihin ng iba. Yan number one. Kasi as long as kapag ang nagdidikta nung nararamdaman mo ay kung ano yung sasabihin or opinion ng ibang tao, para kang alipin ng ibang tao. Ayan. Ito ha, tingnan nyo ha. Kapag ibang tao yung nagdidikta kung anong oras ka kakain, kung anong oras ka matutulog, kung anong oras ka uupo, kung anong oras ka tatayo, anong tawag sa'yo pag ganun? Sige nga. Anong tawag sa'yo kung ibang tao ang nagdidikta ng lahat ng buhay mo? Sige nga. Slave. Alipin ka. Di ba? So, kapag ibang tao yung nagdidikta nung mararamdaman mo, anong tawag sa'yo? Sige nga. Kung ibang tao yung magdidikta na
Kung ibang tao yung magdidikta kung magiging masaya ka, kung magiging malungkot ka, kung magiging kung matatakot ka, anong ibig sabihin nun sa tingin mo? Slave ka ng ibang tao. Paano mo magagawa na hindi ka maapektuhan sa opinion at sasabihin ng iba? Yun yung kailangan mo matuklasan. Hindi siya madali, sa totoo lang, kailangan mo siyang araw-araw practicein. No, kasi marami sa atin, no? Kahit ako mismo, naranasan ko 'yan, no? Masyado kong iniisip kung ano yung sasabihin ng iba, kung ano yung magiging feedback, opinion ng iba. So, 'yun yung kailangan mo yang ma-overcome. Kailangan mo yang malampasan kung gusto mo maging successful. Sino sa inyo dito yung gusto maging successful sa buhay nila, sa business nila? Ayan. Kailangan 'yun yung ma-practice mo. No? And hindi ibig sabihin nun na manhid ka. Yung iba kasi akala nila, kailangan ko ba maging manhid? Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ibig lang sabihin nun na una, hindi lahat ng tao ay makukonvince mo, hindi lahat ng tao makaka-appreciate ng ginagawa mo, hindi lahat ng tao sasang-ayon sa sinasabi mo. Yun lang yung ibig sabihin nun. Yan, you cannot please everyone. And pangalawa, ibig lang sabihin nun ay bawat tao may kanya-kanyang sariling opinion. Diba? Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong belief eh. So, bawat iba't ibang tao merong kanya-kanyang opinion yan. So ikaw, as long as alam mo na wala ka namang maling ginagawa, as long as hindi ka naman ang aagrabyado ng ibang tao, as long as yung business mo, ang goal mo, ang mission mo ay makatulong sa iba, wala ka dapat alalahanin. No? Hindi mo dapat alalahanin kung ano yung magiging opinion ng iba. Okay? So kapag ganun, naging malinaw na sa'yo yon, tapos mahihiyain ka pa rin, ayaw mo pa rin, let's say, ayaw mo pa din gamitin yung pangalan mo, ayaw mo pa rin ipakita yung picture mo, no? Ang last option na pwede kong ma-advise sa'yo, Vanessa, ay gumamit ka ng tinatawag na screen name or pen name. Yan. Alam niyo yung pen name? Ibig sabihin, pwede kang gumamit ng hindi mo totoong pangalan. Yan. Kung ayaw mo talaga gamitin yung pangalan mo. Ang tanong, okay lang ba yun? Ethical ba yun? Meron bang gumagawa nun? Ang sagot ay meron. Na yung mga artista, di ba? Yung mga artista, sa tingin nyo, totoong pangalan kaya nila yung ginagamit nila? Di ba hindi naman? Gumagamit sila ng pen name. Gumagamit sila ng screen name. So ikaw, as a marketer, as a business owner, pwede kang gumamit ng screen name and pen name. For example, kilala nyo si Stephen King? Author, di ba? Alam nyo ba na iba yung tunay niyang pangalan? Ang tunay niyang pangalan ay Richard Bachman. Yan, yun yung kanyang tunay na pangalan. Screen name or pen name or alias, yan sabi ni Lori, no? So pwede kang gumamit ng alias kung ayaw mo gamitin yung totoo mong pangalan. Okay? So another option na pwede mong gawin ay pwede ka namang gumamit ng brand name. Yan. So kung ayaw mong sabihin yung pangalan mo, ayaw mong ipakita yung mukha mo, huwag ka mag-personal branding. Gamitin mo, gumawa ka ng ibang brand. At yun yung ima-market mo online. So ako, for example, sa akin, ang minamarket ko na brand is yung personal name ko. Ang tawag doon, personal branding. No? For example, Edward Reformina, personal brand ko yun. Okay? Pero kung ayaw kong gamitin yung pangalan ko, pwede akong gumamit ng ibang brand. So for example, Unstoppable Entrepreneurs. No? Unstoppable Filipino Entrepreneurs. Yun, brand yun. Okay, so ikaw, pwede kang gumamit ng gano'n. Kung ayaw mo gamitin yung pangalan mo, kung ayaw mong ipakita yung mukha mo. Okay? Bigyan kita ng example. Sa YouTube, itong YouTuber na to, ang topic niya kasi about finance, about success, about business. Okay, pero hindi niya pinapakita yung mukha niya. Ano yung pangalan niya? Yung pangalan niya, weird yung pangalan niya eh. Yung pangalan niya, Janitorial Writer. Hindi ko alam kung bakit yan yung name niya. At hindi niya rin pinapakita yung mukha niya. Ayun yung cartoon character lang. Ayan. Nga, pero yung mga topic niya, ayan, about 15 passive income ideas para sa'yo. Ayan, 471,000.
Okay? Ayan. So, si janitorial writer. Pwede yung gawin nyo. Kung talaga mahihain ka, gagamit ka ng brand. Okay? Meron pang isa. For example, si Mo Vazila yata yan. Ayan, si Mo Vazila. Ito si Mo Vazila, ganun din yung strategy niya. Na hindi niya pinapakita yung mukha niya. Hindi niya pinapakita yung tunay niyang pangalan. Pero, nakakapag-produce siya ng content. Nakakapag-market siya online. So, ito yung mga example sa finance at sa make money niche. Pero I'm sure, meron ding mga ganito sa ibang other markets, sa ibang niche. Okay? So, yan yung option mo kung talagang ayaw mo ipakita yung pangalan mo, yung mukha mo. Okay? Ayan. So, hopefully nakatulong sa inyo yun.